What's up mga kainting? Andito na naman tayo sa bagong episode ng ating KineMaster Editing Tutorial. At ang gagawin natin ngayon, freeze frame with a twist. So tara! Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Ayan, shoutout kay Mixcore. Ayan, sabi niya, pa-shoutout po idol sa Pamilya Forte by Jimmy Forte. Ayan, kay Arnold Catalan, sabi niya, very nice, shoutout po from Elk Grove, California. Oh, meron na tayong California. Kay Arman Velus, ayan, pa-shoutout po KBNet Quezon 416 chapter. Ayan, kay Clea Castro, kay Kazambe Vlogs, kay Jovi Gallo, kay Mark Allen Video, kay Edgy Lucero 21, kay Mark Guiret Tolentino Vlog, at kay Neri Orpiana. Ayan, ayan. Salamat, salamat sa pagsubaybay sa previous vlog ko. At sa mga bago pa dito sa aking channel, ay subscribe to my channel, hit that notification bell para updated kayo sa mga bagong mga TikTok tricks and tips. Ayan. So, gusto nyo bang mag-level up ang inyong freeze frame? Ayan. Sundan nyo lang ang tutorial nito. So, before tayo magpunta sa editing, kuha muna tayo ng video. Ang video is tulad ng ginagawa natin sa TikTok, yung effect na freeze frame, yun ang gagawin natin. Pero meron lang siyang twist kasi meron tayong ibang gagawin. So, ang una natin gagawin is, before tayo mag-edit, kukuha muna tayo ng video. Ayan, ito yung sample video. So, ang una talagang gagawin is, isang shoot na parang ano, isang video lang to lahat, pero meron tayong tatlong hati ng video. Unang hati, unang part is yung mag-freeze tayo para sa freeze frame. Tapos ang next natin gagawin is yung last na part, yung meron tayong kakainin, parang kakainin. Yun, imagine tayo na parang may kakainin. Tapos ang middle part, sana na pang last na natin gagawin, freeze tayo nung the same ng freeze na ginawa natin at first. Tapos diretso tayo takbo patungo sa yung platform na tutungtungan natin. Parang ganon. So nakakuha na ba kayo ng video? Ayan, tara, punta tayo sa editing. Ayan, punta tayo sa KineMaster. Add tayo ng new project. Select aspect ratio 9:16. Ayan. So, i-add media natin yung nakuha natin na video. Ito. Ayan. So, ito yung una. Yung dapat mag-freeze tayo. Ito yung freeze. Freezing part. Tapos, ito yung kain part. Tapos, ito yung takbo part. Ayan. So, ang una natin gagawin is ipi-flip natin yung video. Kasi baliktad ito eh. Kasi basta selfie video is nakabaliktad talaga. So, para naman kapag may print tayo mga t-shirt natin, hindi baliktad. So, gagawin natin is rotate mirror, mirroring. Ayan, flip lang natin horizontally. Ayan. Then, okay. Next natin gagawin is kukunin natin yung tatlong part. Puputulin natin ito in 3 parts. Yung sinasabi ko kanina, 3 parts. So, unang part is ito. Frame. So, ikakat muna natin itong mga part na hindi natin gusto sa video. So, trim split tayo. Trim to left of playhead. Ito na yon. So, ang first part is hanggang sa
part na hindi pa tayo gumagalaw. Ito. Ito. Ito ang, ito yung freeze. Ipi-freeze frame natin mamaya. Split. Tapos, kukuha na din tayo ng, ano dito, magka-capture and save na din tayo. Yan, capture and save tayo ito. Capture and save. Yan. So, ang next part is yung kumakain na tayo. Ito. Ito yung kumakain na tayo. Yan. Yan. Ito. Hanggang dito kasi walang galaw. So, ikakat na din natin dito. Split at playhead. Ayan. So, ito ang last part na sana na dapat nasa middle part. So, exchange lang natin ito. Exchange lang natin ito. Ayan. Na i-long press natin yung video. Long press yung video. Ayan. Long press natin yung video. Tapos, drag natin. Sige na. So, ito na dapat ang pagkakasunod ng video. Ayan. Tapos, yun palang kakainin natin. Magka-capture and save din tayo. Itong forma na to. So, i-capture and save natin ito. Ayan, captured and saved. So, ang gagawin natin ngayon, kasi itong part na to is i-edit natin to. Lalagyan natin ng green. Lalagyan natin ng green na part. So, ang gagawin natin is, i-delete muna natin itong part na to. Ito, tsaka ito. Ayan, tapos, isi-save natin. Save. Ay, ano pala? Export. I-export natin. So, balik tayo dun sa video. Tapos, gagawin natin is, i-undo natin. Ayan, undo. Ayan. So, exit muna tayo sa dito nga project. So, add tayo ng project, bagong project. Ganun pa rin, 9:16 aspect ratio. Add natin yung na-export natin kanina. Ito. Ito. Ang gagawin natin is lalagyan natin ng green. Maglalagay tayo ng green dito. So, ang gagawin natin is add tayo ng layer handwriting. Ito. Handwriting, pipili tayo ng stroke na gamitin na to. Ito lang ang stroke na gagamitin natin, parang line. Tapos, nasa sa inyo kung anong size ng stroke. Tapos, yung color is green. Hanap lang kayo ng anong green dyan, kahit anong green. Basta green. Tapos, ngayon, magdodraw na tayo. Dodraw natin yung, para matakpan yung upuan. Yung platform na, or any platform na, sasakyan mo pag, Yan, drawing na tayo dito. Yan. Importante yung matabunan natin yung matabunan natin. So, medyo, ito. Tapos, check na natin. Kung, meron na kayo na drawing, dapat, ma-imagine natin matatakpan yung maliit, yung parang maliit ka na matatakpan. Yan. Yan, okay na natin. Tapos, check natin. Ito. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang ang writing. So, iti-trim natin yung writing. Tapos, train to write to playhead. Dapat doon lang ang green. Ayan. So, export natin. Ayan, export. After natin ma-export ito, so, meron na tayong gagawin. Exit muna tayo sa KineMaster. Punta na naman tayo sa background eraser. Load natin yung nakuha natin kanina. Ito. So, ayan. So, madalian lang natin. Ito, cursor offset. Zero natin. Tapos, kayo na bahala anong size ng yung eraser. Ayan, erase na tayo. Ayan, erase natin. Erase. Ayan. Ay, repair pa natin. Dapat nandyan yung yung shadow. Ayan, done.
Tapos yung isa. Pasok sir. Manual. So ayan, tapos na natin na makuha yung mga background ng na-capture and save natin ng mga picture. So ngayon, punta na tayo sa KineMaster, balik. So balikan natin yung project natin kanina. Ayan. So ito na yun, first frame. Ang next natin gagawin is mag-add tayo ng layer. Ang i-add natin na layer is yung ito. Tapos ano lang natin, split screen full yon. So ano lang, adjust muna natin. Ayan. Adjust muna natin. So i-insert natin yung isa, yung na-export natin kanina na may green. Ito. Pero ang gagawin natin dito is yan o mer. Ah, pwede na pala, pwede lang pala. Pwede lang pala ito. So ngayon, mag chroma key tayo. Chroma key, ayan. So ang chroma key natin is green, hindi blue. Green, ito. So ayan, show mask. Show mask natin ito. Tapos check lang natin kung okay ba yung ano? Parang ganyan ano. Tapos adjust tayo. Adjust natin yung mga yung part na parang gagalaw na siya. Tapos kukunin na. Ayan. Ayan. So ito. Ito, 'di ba dito tayo nagkuha tayo kanina ng ano ng screenshot. So ika-cut natin, cut. Cut ito. Ika-cut natin. Tingnan nga natin. Ayan. Dito din nag-add tayo ng layer, ilagay natin yung maliit kanina. Ito. Ito pala yung i-drag natin, parang ano. Ayan. 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 So dapat pagalawin natin itong maliit na ito. Maliit na picture, dapat pagalawin natin kasama ng kamay ko. So i-expand lang natin yung videos, tapos lagyan natin ng animation. So drag natin, drag ito. Ito. So click natin yung layer. Ayan. So lagyan natin ng animation. Add. Tapos galaw. Galawin na naman natin. Ayan. Ayan, pasundan lang natin ano, pasundin lang natin sa kamay. Ayan. Ayan. Sundin lang natin sa kamay. Ayan. 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 Basta pasundin lang natin sa kamay. Yung movement ng kamay. Ayan. Ayan. Ah! Ayan, sundin lang natin sa kamay. Mas mabuti yung mas malapit yung mga animation para parang ano talaga. Ayan. Ito. Tapos palitin na natin. Medyo. No, ayan. Ayan. Palitin na natin. Ayan. Ayan. Palitin para mapasok mo sa bunganga. Tapos, ditong part is palilitin natin. Ito. Sobrang liit. Lita na talaga. Then, ang next part is sobrang ang liit. Ayan. So, lay natin.
Na ayun, at pwede na natin magamit yung video. Tapos, ang next natin gawin is lapatan na natin ng audio. Lapatan natin ng audio. Kung meron na kayong audio na yung ano, parang face frame, pwede nyong kunin dyan. Pero pwede ding mag-download kayo galing sa TikTok. Tapos, ilapat nyo dito. Ayan. Ako, nag-download ako from TikTok. Download ako from TikTok. Ayan, dito, face frame. Tapos, gawin natin is click natin yung video, extract natin yung audio. Yan, pag nakita na natin na naka-extract na yung audio, yan, do. Yan, click natin ang video, i-delete natin. Para malapat siya doon sa, ano natin, video natin. Yan. So, mataas. Medyo mataas. Medyo mataas. Yan. Ayan. Medyo mataas, no? So, kayo na bahala. Lalagyan nyo ba ng sound effects? Or hindi? Ako, lalagyan ko ng sound effects na parang ang ano ko, humihiyaw na ako. Ayan, humihiyaw. Tapos, ayan, humihiyaw. Hindi rin humihiyaw. Meron siguro kung audio na humihiyaw. Ayan, did you dare scream? Scream. Yes, scream. Scream, 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 scream. Ito. Hanap lang ako ng scream na maganda. Tignan ko nga ito. Advance. So, adjust lang natin yung drag-drag lang natin. Ayan. So, ayan. So, ika-cut lang natin yung the rest ng ano, ng stream kasi mataas yun. Pwede na natin i-trim to right to playhead natin. So, ito na yung maiiwan. Ayan. Kung ano, kung satisfied ka na sa video, satisfied ka na sa video mo, pwede rin ano, pwede rin i- pwede mo nang i-export. Ayan. So, kung gusto mong mano, gusto mong i-adjust yung exposure para hindi naman halata, pwede mo itong ito. I-adjust mo yung ano, exposure para hindi malata na mayroong butas diyan, oh. Ayan, oh. Ayan. So, done na tayo sa ating video. So, ako is satisfied na ako sa video. So, ayan, i-export ko na. Ayan. So, at doon nagtatapos ang ating KineMaster editing tutorial about freeze frame na may twist. Ayan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman, subscribe to my channel. Hit that notification bell para updated kayo sa mga bagong TikTok tips and tricks. Ayan. At hanggang sa muli. Paalam!